Genesis 11, ang Tore ng Babel. Sa simula'y iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, "Hali kayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti'y bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan." At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula noon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang lahi ni Shem. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay 100 taong gulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon noon, si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 taon naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon naging anak ni Peleg si Rio. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Rio naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Sirog. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Sirog ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya'y 29 taon. Nabuhay pa siya ng 119 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Ang lahi ni Tera. 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Kaldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Kaldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tera sa gulang na 205 taon.